mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa. Hatid sa inyo ng Moment of Romance. Lahat tayo ay may kamalian. Lahat tayo ay may kanya-kanyang bagay na hinaharap na madalas ay nauuwi sa katangahan. Siguro nga ay may kagaya ko na kulang sa kaalaman tungkol sa isang bagay. Kulang sa payo. O sadyang naghahanap lang ng kakalinga. Kaya't naiisip nila na yon ang kailangan nila. At iyon ang magpapasaya sa kanila. Without knowing na, oo nga, napupunan ang kailangan nila. Ngunit nasasaktan naman sila. Toxic. Ika nga. Ako nga pala si Sunny. At nais kong ibahagi sa inyo ang karanasan ko. Ilang tao pa ba ang lalapit sa akin at pipigil sa ginagawa ko? Masyado akong nabulag at nasilaw sa kagandahang loob na sa una lang pala. Masyado akong umasa at nag-imahinasyon na mabuting tao ang lalaking gusto ko. Ngunit, lingid sa aking kaalaman ang totoong ugali nito. Bata pa lamang ako ay pinabayaan ako ng nanay ko. Kahit na hindi naman niya talaga ako literal na pinabayaan. Dahil kasakasama ko naman siya sa isang bahay. Pero pakiramdam ko ay wala siyang pakialam sa akin. Parang hindi ko rin ito kasama. Dahil parati itong nasa kapitbahay at nagsusugal. Ang tatay ko naman ay nasa ibang bansa. At ito ang naghahanap buhay para sa amin. Habang ako, bilang nag-iisang anak rin ay wala din naman akong ate. Ang mga pinsan ko naman ay nasa malalayong lugar, kaya't hindi ko sila nakakabanding. Kaya tuloy ay halos tumanda na ako na walang kalinga, walang malapitan. Tuwing lumalapit kasi ako kay nanay, ay pasiring lagi ang sagot nito. Parating high blood kapag nakikita ko. Kaya naman minabuti ko na wag na lamang lumapit sa kanya. Naging dahilan kung bakit mas naging ignorante ako sa bagay-bagay. Although, sa school naman ay marami kong kaibigan. At sila lamang ang bumubuo ng araw ko. Ang mga kaibigan ko. Minsan pa nga ay mas gusto ko pa silang kasama kaysa manatili sa bahay na mag-isa ko lamang. Dahil sa wala naman akong kapatid at ang nanay ko ay pinababayaan lang ako. Ngunit sa kabila ng pagkakaroon ng kaibigan, hindi ko alam kung tama pa rin ang tinatahak ko. At lingid yun sa kaalaman ng batang ako. Simula sa elementary hanggang sa nag-high school ako, ay kaibigan lamang ang nasasandalan ko. Hanggang sa dumating sa punto na nasa edad na nauuso na ang ligawan, o di kaya ay pakikipag-text or chat sa messenger. Hindi ko alam kung ano ang problema sa akin. Maganda naman ako, ngunit walang nagkakagusto sa akin. Hindi kagaya ng mga kaibigan ko na may kachat dito at may kachat doon. Napapabusangot na lamang ako madalas kapag papasok sa school at pag-uusapan nila ang kateks o di kaya'y mga nakakachat nila. Meron naman akong nakakateks.
at sinusubukan kong maging friendly. Ngunit after ng isang gabi na pag-uusap, ay kinabukasan, hindi na magpaparamdam. Hindi ko maiwasan na hindi maingit sa mga kaibigan ko. Kaya tuloy umabot sa punto na nag-download ako ng isang dating app. Nagbabaka sakali na meron akong makilala. Ngunit kagaya nung dati, matapos ng isang gabing pag-uusap ay wala na. Hindi na naulit pa. Naisip ko na ako nga talaga ang problema. Kaya nang meron akong makausap na mukhang interesado sa akin, ay tinanong ko ito kung kagaya ng madalas na nakakausap ko. Sa susunod na araw ba ay hindi na niya ako kakausapin? Nabigla ang kausap ko nang itype ko yon. Ngunit nakakagulat nang kanyang sabihin na, "Huwag kang mag-alala, nag-e-enjoy akong kausap ka." Hindi ko maiwasan na hindi kiligin sa sinabi ng binata. Kaya the next morning ay maaga akong nagising. At dahil Sabado, walang pasok. Hinintay ko yung magme-message sa akin. At kagaya ng sabi niya, maya-maya ay nagpadala ito ng good morning. Napahagikik ako sapagkat ito ang nais kong maranasan sa umaga. Ang makatanggap ng good morning. Kaya kahit naglilinis ng bahay ay hindi matanggal ang mata ko sa cellphone ko. Kada text nito ay napapangiti ako. Titigil saglit sa ginagawa upang ma-replyan ang mensahe niya sa akin. Buong araw ay nakangiti ako. Animoy kinikilig pa sa pambobola nito. Alam kong bola-bola lamang yon. Ngunit hindi ko maiwasan na hindi mapangiti. Hanggang sa lumipas ang isang linggo at kausap ko pa rin siya. Pakiramdam ko ay nahuhulog na ang loob ko sa kanya. Nagugustuhan ko na siya. Nalaman ko pa na hindi nalalayo ang tirahan nila dito sa amin. Kaya mas lalo akong na-excite nang sabihin niyang gusto niya akong makita. Kaya naman after ng pag-uusap na yon, ay kaagad kong binanggit sa mga kaibigan ko na mag-meet up kami ni Alex. Yon ang pangalan niya. Napakunot ang noo ng kaibigan kong si Micah. Makikipag-meet up ka? Sino kasama mo? Tanong nito. Nagkipit-balikat naman ako. Eddie, ako lang. Masama ba? Tanong ko sa kanya. Napabuntong hininga naman ito. Sunny, seryoso ka ba, ha? Si Krisa naman ang sumabat. Oo naman, at mukha namang mabuting tao si Alex. Depensa ko. Parehong nagtinginan ang dalawang kaibigan ko. Sasamahan ka namin, wika ni Micah. Bakit naman sasama pa kayo? Kunot noong tanong ko dito. Basta, sasama kami. At isasama rin namin si Leia. Pinal na sabi nito. Hindi ko maiwasan na hindi mainis. Ngunit hinayaan ko na lamang ang mga kaibigan ko. Kaya nung mismong magkikita na kami ni Alex, ay sinabihan ko ang mga kaibigan ko na nais kong kausapin muna ito
bago ko sila ipakilala. Wala naman silang nagawa at tinanguan na lamang ako. Katunayan ay naniligaw na sa akin si Alex. Nung isang gabi lang siya nagsimulang manligaw at nais ko na sana siyang sagutin ngayon. Kaso ay kasama naman namin ang mga kaibigan ko. Kaya naman sinabi ko na kakausapin ko muna si Alex. Dahil nais ko na itong sagutin bago pa mangialam ang mga kaibigan ko. Dahil alam ko naman ang itsura ni Alex at base sa sinabi nito na suot niya ay nakilala ko ito kaagad nang makita ko siya. Hindi naman ganoon kagwapo si Alex. Ngunit hindi naman iyon ang tiningnan ko sa kanya kung bakit ko siya nagustuhan. Hindi ko alam ang mararamdaman ko nang lumapit ito sa akin. Sunny, naiusal nito nang makaharap ko. Kagaya ng sabi ko sa mga kaibigan ko ay nakaabang lamang sila at hindi alam ni Alex na kasama ko ang mga ito. Ang ganda mo naman, naiusal pa nito. Nag-init ang pisngi ko, kaya naman marahan ko itong tinulak. Bolero ka talaga. Nagpipigil ng ngiti na sabi ko. By the way, you look nice. Puri ko. Ngumiti naman ito. Salamat. So, san tayo? Tanong nito. Ako naman ay kinakabahan ng oras na yon. Dahil hindi ko alam kung paano sasabihin na sinasagot ko na siya. Alex, tawag ko rito. Sagot nito. Napapikit naman ako ng mariin. Sinasagot na kita. Mabilis kong sabi. Nang idilat ko ang mata ko ay nakita ko ang paghanga sa mukha nito. At laking gulat ko nang bigla niya akong halikan ng mabilis. Gulat at hindi makapaniwala sa nangyari. Namalayan ko na lang na hinihila na ako ng mga kaibigan ko. Teka, saan niyo siya dadalin? Dinig ko pang naguguluhan na tanong ni Alex. At dahil bumalik na ako sa wisyo, ay pinatikil ko ang mga kaibigan ko. Teka, ano ba? Naguguluhan na tanong ko sa mga ito. Hindi mo naman sinabing manyak ang kikitain mo, Sunny. Hindi mo man lang ba namalayan ang ginawa niya sa'yo? Hinalikan ka niya ng walang paalam. Inis na wika ni Micah. Ngunit imbes na pakinggan ko ito ay hinila ko ang braso ko sa kanya. Pwede ba, Micah? Hayaan niyo na nga ako? Eh ano naman? Kami na ni Alex. At walang mali sa ginawa niya. Pagkasabi kong yun ay tila natigilan si Micah. Bumaling sa mga kaibigan namin at papaklang tumawa. Nakaramdam ako ng guilt dahil sa pagtaas ng boses ko sa kanya. Tara na! Tinig kong wika ni Alex. Nakita ko ang pagtutol sa mga mata ni Micah. Gayon din ng mga kaibigan ko. Ngunit imbes ay tinalikuran ko na ang mga ito. Isang desisyon na lingid sa kaalaman ko nababago sa buhay ko. Puputulin ko po muna ang aking kwento. Sana po ay patuloy niyo kong samahan hanggang sa huling yugto ng istorya ko. Nagmamahal, Sunny.
Shoutout po muna sa mga nag-comment sa mga nakaraang videos. Sana po ay may napulot kayong aral sa story ng ating sender. Naway na-inspire kayo sa story na napakinggan nyo. Para lagi po kayong updated sa mga new videos, huwag kakalimutang mag-subscribe at hit ang bell button sa aming channel. At sa mga listeners na gusto ibahagi ang kanilang kwento ng buhay, maaari nyo ipadala ito sa aming email address na momentofromance25@gmail.com.